Good morning, Steve bro. So for today's video, babuna tayo ng Yamaha Rev Zone. Siyempre kasama natin si Baby Candy Blue. Kasi magpapa-change oil tayo. Papa-change oil natin si Baby Candy Blue kasi nung nakuha natin siya, sa 4,000 kilometers yung kanyang mileage. So ngayon is ano na, 5,000 plus na, Steve bro. 5,100. Currently 5,100. Currently 5,100 tinakbo niya. Sa mga di po nakakalam, hindi po brand new si Baby Candy Blue. Second hand po to, 3 years old na yung motor. So papa-registro na rin natin siya before matapos tong taon na to. Baby Candy Blue, let's go. Oy, kinauna. KO. Certified kamote. Shoutout kay sir. All for the views. Ayos, basta. Oh, lili pa rin ka dito. Sikreto ako eh. Ito sticker ko. Ayan. Ige, ingat. Music to my ears. Sarap no, Steve bro. Pagka naka-muffler ka na, di ba? Kumbaga na-appreciate mo yung maliit na bagay na pinalitan mo sa motor mo is sobrang ano ka. Sobrang natuwa ka. Oy. Sabay tayo. Kakaalis ko lang doon ah. Kakaalis ko lang doon. Ito meron. Ayan. Doon tayo. Sabay na tayo doon. Ayan, nakay kuya yung ano natin. Nakay kuya yung langis natin. Pauna pa ako doon. Pauna ako doon. Malapit tayo sa Rev Zone, Steve bro. Dito yan sa Timog. Rev Zone Wiltech. Doon kasi na-release tong unit na to, kaya doon ko dadalhin to.
pasok ko na. Sheesh! Ay, sardina! Ah, usta. Dito pala binili to? Ah, dito ba? Oo. Ano kaya may-ari? Yung foreigner. Ah, foreigner. Oo. Ano natin? Ito yung ano, yun, no? Ito yung... Ilang order lang ba? Kanuha ko sa... 4. Dala kong RNG accessories para ma-install. Ayun, nalulobat siya dahil sa ginagawa ko. Hindi ko muna pinapatay kasi... Oo. Ngayon, nung in-start ko dun sa Skyway, tumirik na, yun na. Dahil nga sa ano? Ano ba patriya niya ito? Kakapalit lang nung April daw. Pero yuwasa siya. From Yamaha. Oh. So ito na si Baby Candy Blue. Andito tayo ngayon sa Wheeltech Rev Zone Timog. And ang gagawin natin kasi ngayon is mag-change oil tayo. Ayan. And syempre lalagay na rin natin yung mga accessories natin. Ayan. RNG together with the slider and front axle. And RNG po yan. Isang set po yan, kasama itong mga brackets niya sa bar end. Hindi, ito. Ewan ko, ano to, extra. Then yung mga brackets sa loob. Ayan, RNG. So, pinapalamig lang muna yung makina bago natin i-change oil. Kasi sobrang init pa yan, galing tayo sa biyahe. And so far, wala pa namang na-install dito. Ito, nilagyan ko lang ng brackets sa ating camera na 360. Ayan, nakita nyo naman. Good as new. Kala nung iba brand new, pero second hand to. Ano po ito, 3 years old na po itong motor na to and stop production na nung 2020. So wala nang nabibiling brand nito. So jackpot to. In short, jackpot tayo dito. So muffler po natin is SC Project. Original po yan, carbon by Orion. Yan, sila po gumawa niyan. Pogi. So hintayin lang muna natin sila, Ste bro. Sana lamamig na yung engine niya. So ito po yung baterya ang gamit natin sa R6 Iwasa. Sabi nga ni Kenji, maliit talaga para sa motor na to. Kasi yung pang KTM, mas malaki nga dito eh. Yung 390 na KTM. So ito R6, ganito lang kaliit. Parang 5L lang. Pero ito sir, hindi pa naman kailangan palitan. Parang 4 months pa lang. Ayun, wala kasing voltmeter, kaya hindi natin ma-check eh. So, oil filter step bro. Actually, kaka-change oil lang daw nito, sabi ni Ma'am Adelpha. Pero every 6 months kasi ang change oil kahit na hindi mo ginagamit yung motor. And proper maintenance and syempre oil filter. Ito boss, yung oil filter. And soon, tatry natin balik yung Acropovic kasi medyo naiingayan tayo dito, Ste bro. Syempre, gawang Orion pa din yung midlink nun. Yan. Salamat, brother JP. So yan, tatanggalin muna yung kaha para maikabit natin yung RNG na slider. So ang oil capacity pala nito is 2,400, 2.4 liters. Then magpapalit tayo ng oil filter plus 300 ml. So, kaya 2.7. So sobra pala yung dala natin lang is 10 bro. Nakatipid tayo. So ayan po itsura ni Baby Candy Blue pag nakaubad. Inline 4. Ayan po. Naked na siya. Oh. Malinaw pa. Malinaw pa nga yung langis niya. Ayan, makikita nyo, Este bro, malinaw pa yung langis niya kasi hindi siya nagamit after change oil 6 months ago. Ang position pala ng oil filter nito is bro, hindi katulad dun sa typical na big bike na nandun sa harap. So nasa gilid, kaya kinailangan pantanggalin yung kanyang shifter. Ayan, kung makikita nyo nakasabit bago mahugot ang kanyang oil filter. Ayan. Tapos itong isang accessories na to, boss, pakita ko lang kapag nakakabit. So, part siya ng slider pero ganyan itsura niya pag naka-install.
Ang cons nito, ang problema nito, pag naka-install to at naka-stock shifter ka lang, tatama yung boots mo rito. So hindi siya komportable, kaya hindi natin papalagay ito. Yung mga nagpapalagay nito, sabi nila is yung mga naka-racing shifter. Yung mga naka-atras to dito. So hindi natama dito. Pero sa case natin, naka-stock tayo na shifter. Kaya yun, hindi natin papalagay ito. Sa ibang slider, ang RNG pala na original slider Stebro is ganito yung itsura ng bracket. So two-way point, dalawa yung pinaka-foundation bago ikabit yung pinaka-slider. Sa mga di po nakakaalam, may tamang higpit sa pagkabit ng slider. Pareha sa oil filter. Ang tawag doon was torque value. Tama. Ayan po, yung higpit ko na yun. Pag tumunog. Ah, okay. Ngayon ko lang din nalaman yun. Yung torque value. Pero mas advisable yun kaysa yung sobrang higpit, nagkukos ng lost tread. So yan, yan na po, nakakabit na po yung ating bracket for slider. Bali na. 8 po, sa M4 po na bolt. Ah, sige. Yun. Sa mga drain bolt, ilan yung sukat ng higpit? Sa Yamaha po, kadalasan po, 43 po. 43? Apo. Eh paano pag hindi gumamit ng torque drive? Ay, ng torque ano value? Sobrang higpit. Okay lang din ba yun? Hindi po advisable, sir. Kasi po, sa lost speed po yun, sir. Ah. Kaya mahirap po tanggalin pag sa torque value naman po kasi, sir. Iwasan din po tayo sa ano, lost drive. Kaya putol po ng tornilyo. Oo. Tanggal ulo. Ayun, okay. Tapos oil filter na next, ayan. So sa oil filter naman, ang torque value is 17. 17 Newton meters. Newton meters, yun yung higpit niya. Grabe, napakasailan ni Baby Candy Blue. After 3 years, ito na yung level ng coolant niya. Nasa above lang ng konti sa low. So, re-refillan natin hanggang mapunta sa full. So, ayan po yung coolant ni Yamaha. Makikita nyo kulay blue. Alright. Mga ilang taon, sir, bago magbawas ulit yan? Depende rin po sa gamit ng bike, sir. Pero ang advisable po namin, sir, is every 2 years po. Magpapalagat po tayo. Flashing every 2 years. So yan, bibigisan na po natin si Baby Candy Blue. Ayan, nakalabas na yung kanyang paglalagyan ng slider. So yan po, axle protector, syempre RNG rin yan. So ayan, Stebro, tapos na rin. Nakabit na yung mga RNG accessories natin. Yung dito hindi umubra kasi hindi pala sukat sa R6 yung bar end. Pang Honda pala, sir, no, yung bar end. Yes, sir. So binalik natin sa stock. Ngayon, diagnostic na para makita kung may mga problema yung R6 natin. So makikita rito lahat, kagaya ng MT-09. Kung ilang angle nag-lean, di ba, makikita rin.
Baka makita dyan, sir, sagad. Tumumba pala eh, no? So makikita rin nila rito, pag tumumba yung motor, madi-detect nila lahat. Electronics, kung may problema. So far, alam ko, good condition naman tong R6. Never to na-drop. Or kahit na ano lang, sumemplang or slide. So according to Sir Joshua, ang baterya is good pa naman. Ang nagiging cost lang ng pagka-drain ng baterya is yung fan. So hindi naman natin kailangan hintayin yung fan na mamatay bago i-turn off yung ignition. Hindi ko pa naman kailangan magpalit, sir, ng ano, baterya, no? Hindi naman po, bago naman po yung baterya. Oo, kasi few months pa lang yung baterya niya, according sa first owner. Ang baterya naman po, hanggang 2 years na po. 2 years. So next year na siguro tayo magpapalit. Iwasan na lang natin yung ano, naka-idling yung fan. Kasi bukas lahat ng ilaw, no? So malakas sa konsumo ng baterya yung fan pag hindi umaandar yung makina dahil hindi nagre-recharge. Hindi gumagana ang kanyang rectifier. So after change oil, install ng mga RNG accessories, first start up ni Yamaha R6 Baby Candy Blue. Sige. Temperature bago kailangan ipomba. May nakalagay po dyan, sir, sa nasa gauge natin na low. Ayun po, sir. Low? Opo. Pag naga-number na po siya, sir, okay na po yun. Ah, okay, okay. So, tama pala ako. Hindi ko binubomba agad. So, yan. Makikita nyo, naka-low siya ngayon. Sa akin. So, third maintenance niya na to overall. So sa Yamaha Wheeltech tayo nagpa-maintain ng motor. Ayan, yan. Pakita ko lang din sa inyo yung mga na-install na accessories. RNG engine slider, RNG front axle protector. Hindi natin na-install yung bar end kasi hindi siya para sa R6. Then hindi rin natin na-install yung slider dito, secondary slider. Ah, sige, sige. Makita ko kasi desert niya, eh. Oo. Okay, okay. Thank you, thank you. Thank you, Sir Dino. Ingat, ingat. Salamat, salamat. Woo! Maraming salamat, Wheeltech. Bagong change oil, papakiramdaman muna natin kung may nagbago ba sa takbo. Tunnel mode tayo, syempre, bago tapusin yung video na to. Eh, marami pa tayong kulang kay Baby Candy Blue. Radiator cover and tail tidy na lang. Soon to follow yung mga yan na install natin. Tunnel mode! Hindi pwedeng hindi mag-tunnel mode. Oh,
mga videos ko with Yamaha R6. Marami-rami pa kaming rides na pagsasamahan itong bike na to. And sana road to forever na. Oh. So yun lang. Ingat lagi sa biyahe. More rides to come. Isang bomba muna.